Mission nito mga sir, yung kanyang check engine, nag-steady na lang siya. Ayan. Tapos yung EBS niya, ayan, nag-blink. Ibig sabihin, may problema yung EBS niya. Ayan mga sir, ADB naman yung ating gagawin ngayong video. Issue pala nito mga sir. Yes, on mo natin yung source. Mission nito mga sir, yung kanyang check engine, nag-steady na lang siya. Ayan. Tapos yung EBS niya, ayan, nag-blink. Ibig sabihin, may problema yung EBS niya. Itong unit ni sir, na-stock to ng 6 months. 6 months. Na-stock daw to ng 6 months. Kaya malamang may problema sa wiring to. Ngayon, bago natin yan malaman kung ano yung problema niyan, ito muna dito muna tayo. Tapos susunod natin yung EBS. Kung bakit yan nag-blink. Dapat kasi yan, hindi yan nag-blink. Yan. Okay, off natin. Tingnan natin to sa pinakailalim ng off. Compartment ng upuan. Yan sa itsura nung motor na sir na totaling may ano, may daga na pumapasok sa loob. Yan, inilaw ko muna. Yan, mapapansin niyo yung wire na to. Ayan, nangat-ngat, naputol. Kaya nagkaroon siya ng check engine. Tapos isa pa, pag pinaandar mo siya, kailangan mo muna siyang gasan bago umandar. Dahil dito. Tapos, ayan, mapapansin pa rin natin dito. Ayan, may mga ngat-ngat ng daga. Ayan, may mga butas-butas. Tapos yung drain ng hose sa may ito yung drain dito. Itong hose na to, drain yan dun sa may ano, sa may tanki. Kapag umapaw, dito tatapon. O di kaya nagkaroon siya ng tubig, dito tatapon. Ayan, naputol na rin. Ayan. Ito, pagdudugtuin natin to para mawala yung check engine nya. Pero hindi pa doon, kahit na ito to, kahit na pagdugtong mo na yan, hindi ka agad mawawala yung kanya check engine. May gagawin pa tayo doon. Mamaya, turo ko sa inyo kung gagawin natin dyan. Tapos doon naman tayo sa may EBS, puntaan natin yung pinakailalim sa may ano, headlights ilalim. Ito kasi yung cable, yung wire na to, yung sa EBS ni sir. Yan, tingnan natin dito sa pinakailalim. Babaybay natin to. Ayan o, maingat-ingat ng daga. Tapos, ayan, putol. Putol yung wire ng EBS. Kaya, ganoon lang yung nangyari. Nagbi-blink-blink na lang siya. Dahil putol na yung ano. Pero dito, wala tayong bibiling parts. Kasi ito, pwede naman natin pagdugtungin itong wire na to. Dahil wire naman siya. Pwede natin idugtong yan mamaya. Ahabaan natin ng konti. Yan pa. Bago natin maayos yan, siyempre tatanggalin natin itong isang side. Yan, tatanggalin natin to. Tapos tatanggalin din natin yung kanyang upuan. Para madugtong natin yung wire na putol. Tapos machi-check pa rin natin kung baka mamaya may putol pa. Ngayon, bago natin matanggal yung upuan na to, tatanggalin muna natin itong bracket ng box. Tapos maraming clip yan. Ito. Yan, tatanggalin din natin yung tornilyo dito. Dalawa yung tornilyo kasi dito. Yung battery, kahit hindi nyo natanggalin yung battery, okay lang yan. Tapos, ayan, may tornilyo rito. Tapos, dalawa dito sa may gilid. Yan, tanggalin mo natin itong ano. Yung upuan nya. O, ayan mga sir, natanggal ko na yung kanyang upuan. At dito mga sir, tinanggal ko na rin yung cover dito. Side by side kasi nga nakita ko pa yung mga ano, yung mga wire sample nito. Ayan, ito yung sa ito yung wire ng atong ng EBS natin. Yeah, ingat-ingat na rin ang daga. Tapos ito yung sa socket sensor ng ano ng fuel pump natin. Ayan, ingat-ingat din ang daga. Ayan, ingat-ingat. Ayan, putol. Dito. Kaya pagdudugtungin natin mga yan, tapos i-double check natin mabuti. Tapos yung mga wire dito sa may unahan, yan, ngat-ngat din ang daga. Pati sa taas, pinag-ngat-ngat. Kaya obligado tinanggal ko yung clearings dito. Kahit nga yung ano, yung throttle cable, ngat-ngat din. Yan. Tapos dito sa may side dito, yan, may ingat-ingat din, oh.
Yan, ingat-ingat din ang daga. Halos wala nang ititira. Yan. Kaya tinanggal ko na rin yung dito, playrings niya. Medyo mahirap nga lang talaga magtanggal ng playrings. Tiyagaan lang talaga sa kadaan-daan para hindi masira o masira yung mabali yung ano, yung playrings. Ayan, pagdudugtong nga natin to. Ayan, pati ito yung hose. Ayan, babalutan natin tong mabuti. Ayan, nadugtong ko na yung mga ano, mga wire. Hindi ko na rin sa inyo pinakita dahil madali lang din naman tong pagdugtongin. Basta gagawin nyo lang dyan, i-color coding nyo lang. Yung mga sobrang ngat-ngat o malapit nang maputol, mas maganda kung i-cut nyo na, dugtongan nyo na ng wire. Ayan, nadugtong ko na, wala na yung putol dito. Tapos yan, pinalutan ko lahat ng electrical tape. Tapos yun sa may ano, yung sa sensor sa may fuel pump natin. Ayan, nabalutan ko na rin. Pinutol ko yung iba. Kasi nga, kabla na lang ng wire yung naiiwan doon. Kaya din nungtungan ko lang siya ng wire. At ito yung sa sensor. Ayan, nadugtungan ko na rin na siya ng wire. Yung sa ano yan, sa ABS. Makikita natin mamaya kung magbibling-bling pa rin. Tapos dito sa may ano, sakit dito sa may computer box natin, ayan, nabarutan na rin kasi nakat-cut na ang daga yan. Saka dito, nakat-cut din ang daga, ayan, nabarutan na rin ang electrical tape. Yung mga ano, yung mga malala, ayan, binabarutan ng electrical tape. Pero yung mga ayan, yung binabuwasan ng wire. Pero yung mga ano, yung mga balat-balat lang, binilutan lang ng electrical tape. Tapos kinapalan na lang para sure na sure bull. Yan, yung sakit na to dito yan. Ayan, bali nailagay na natin lahat ng mga sensor niya. Ngayon, titesting naman natin kung magbiblink pa rin. Pero yung check engine, malamang andyan pa rin po yan. Kasi may gagawin pa tayo. Yan, yung ABS niya, nag-stable na rin. Hindi na siya nagbiblink. Ibig sabihin, okay na siya. Purpose kasi ng ABS, kapag umilaw na ganyan, tapos pag lumakbo, saka lang yan nawawala. Yan, hindi na siya nagbiblink. Mamaya, tatanggalin natin to. May gagawin pa tayo dyan. Papasakan natin ang ano ng paper clip dito sa may part ng battery. Hanapin niyo lang yung ganitong kulay. Tapos same lang din ng ano ng Honda Click, yan yung tutusukin yung wire. Yan yung brown saka yung black na may guhit na puti. Oop, ano pala? Green pala. Brown saka green. Yan tutusukin niya. Tapos hayaan niyo lang siyang magbilang ng magbilang para matanggal. Okay, pero mamaya may natin yung gagawin yan at ibabalik mo natin yung playrings niya. At okay naman na. Bali, nabalutan naman na lahat. Naidugtong naman lahat na nung, ano, yung mga sensor. Testing mo ating paddling. Ayan, maganda na. Stable naman yung kanyang mirror. Hindi tulad kanina na kailangan mo pang bigyan ng gas para umandar. Tapos talagang totaling wala siyang mirror. Dahil po yan dito. Ayan. Naputol kasi yung wire dito sa may sakit dito. Kaya nawalan siya ng minor. Ngayon naging stable na yung kanyang minor. Tatanggalin na lang natin yung check engine. Pero mamaya natin tatanggalin yan. Pabalik mo nga yung playrings niya. Oh, yan mga sir, naibalik ko na yung kanyang mga playrings. Yan, medyo kapag kabaguhan ka palang magkakalas ng playrings nito, talagang mahihirapan ka talaga. Kaya pagka once na ano, magtatanggal kayo nito, dahan-dahan pa rin para hindi masira yung mga ano clearings. Tapos ano, susunod gagawa tayo ng video kung paano magtanggal niyan. Ngayon, tatanggalin muna natin yung kanyang check engine. So, nang sabi ko kanina, papasakan nyo dyan yung brown saka yung green. Yan, parang ganito. Pasakan nyo yung ano, green saka brown na paper clip. Tapos, i-on na natin yung kanyang susiyan. Hayaan lang muna natin siyang magbilang ng magbilang. Yan,
Yan, kapag nabilang niya na lahat ng problema, ngayon, i-hook na natin. Tapos, i-full throttle natin sabay on. Full throttle mo nga. Full throttle mo. Yan, full throttle mo. Tapos, tanggalin natin to. Yan, tapos, on natin. Kitaw. Ayan. Tapos paano natin. Pitin mo yung putas mo. Ayan. Nawala na yung check engine. Ganun lang gagawin nyo. Kayaan nyo lang muna siyang magbasa na magbasa. Kapag lumitaw yung kanyang check engine, kayaan nyo lang muna magbasa na magbasa. Kasi babasahin niya lahat yung yung mga fault. Ayan. Tapos saka nyo tanggalin. Tapos gagawin nyo dyan, full throttle nyo sabay on ng ignition. Para mawala yung check engine. Ayan, nawala na yung check engine. Tapos okay na rin yung minor. Hindi na siya namamatay-matay. Ayan. Ganun lang po gawin yung mga sila. Kung sakaling ito lagi itong pakir. Giniagawa mo! Ayan, dito na po nagtatapos yung ating video. Sakaling may problema sa check engine, check nyo muna yung kanyang wire sa ilalim, baka may ngat-ngat ng daga. Kung sakaling wala naman at nagkaroon lang siya ng check engine, ganoon na po gawin ninyo. Okay, maraming salamat mga sir.